Bronson. Parang ewan, no? Ang dami. Napasali namin ng isang araw. Kinausap namin 12. 12 out of 12 kami. Walang hindi nag-pay. Tapos ano, naka 28 accounts kami. Hindi 12, 28. Yung iba ng 3 accounts, iba ng 2, yung iba naman. Unang linggo niya, ang may mga cheque, siguro mga 6. Kalahati mo. Diba? May mga hindi pa kumuha ng cheque. Tapos bronze lang yun. Magic mo yun. Diba? Alam mo kung siya malaman yung technique niya? Siya malaman yung technique niya? Yes! Nung sumali siya sa front row, alam niya na magbabago buhay niya dito. Yung mindset niya, maayos na. Kasi may mga iba, sumasali, natatakot pa. May duda pa. Nai-yes po? Pagsali dito, yung mga tao iniisip nila, kita ba talaga ako dyan? Kailangan ba talaga mag-attend ng training? Kailangan ba ganito? Kailangan ba mag-invite? Pag mag-invite, takot pa. Nahihiya pa. Eh, bakit ka ba hihiya? Isipin mo kayo mga business partners ng front row. Sino yung mga endorser ng front row? Ngayon ha? Ngayon. Sino yung endorser ng front row ngayon? Miss Universe, Ann Curtis, Pacquiao, Vice Ganda, Sharon Cuneta, Regine Velasquez. Oh. Chinky Pacquiao, baka ano lang. Di ba? Oh. Imagine mo, yun ang mga endorser mo ngayon. Tapos nahihiya ka. Kasi ako, pag tinanong ka, Would you go meron kang bagong business? Oo, front-front. Yung parang mungo, hindi naman. Nag-i-guess po? Yes. Kailangan baguhin mo yung isip mo. Kasi may mga tao, pumasok sa ganitong negosyo, masyadong nag-doubt pa, takot pa. Normal yun eh. Diba? Kasi galing ka sa mundong ano eh, mundong labas na puro virus. Gusto mo matanggal yung virus, ano ginagawa sa computer? Nire-reformat. Tama o mali? Yes! Diba? Cellphone nga niya, ina-update eh. Tama o mali? Diba? Ina-update, ina-reformat. Pag sira na talaga, ina-reformat, back to zero. Tama? Ganun din dito. Kasi ano natutunan mo sa labas? Aral ka na mabuti, magtrabaho ka, mag-ipon, mag-negosyo. Alam mo sa panahon ngayon, pwede ka dumiretso doon sa negosyo. Kasi itong ginagawa natin, negosyo ko eh. Maliit ang ilalabas mo, pero alam ko nakikitain mo. Imagine mo ako linabas ko, 14,000, tapos magkano ang kinita ko yung 48. Sinabi ko na kanina yun eh. Unang trabaho ko para kitain ko yung 48 million ng isang nanggaya. Para kitain ko yung 48 million, kailangan mo trabaho ng 200 years. Sa 20,000 na sweldo ko. Eh, hindi naman ako nabuhay para hindi naman tayo mabubuhay ng 200 years. Pangalawa, doon sa trabaho ko, nabuhay lang ako para magbayad ng bills. Yes. Eh talagang magkakabayos ka talaga, magkakasakit ka doon. Tama ba? Bago mo makuha yung mga pangarap mo, good luck, bes. Haggard na. Dati uso yung ano, isang trabaho tapos loyal ka doon eh. Pero problema ngayon kasi, di ba, mas mabilis na tumaas ang bilihin kesa sa sweldo mo. At pag tumaas ang sweldo mo, tataas din ang bracket mo, ang tax bracket mo. Pag tumaas ang tax bracket mo, mas maliit ang take home mo. Hindi mo kung lang. Tama ba? Anong ending mo? Anong gagawin mo? Ako, inoferan ako sa ibang bansa, Singapore. Trabaho daw ako doon. Sabi ko, shit, maganda nga yun. Pero na-realize ko, pag pumunta ako doon, nagtanong ako eh. Tsaka pinsa ko nandun. Kamusta buhay dyan? Ilang years ka na dyan? Sabi niya, wala pa rin ipon. Kasi malaki nga sweldo dito, malaki din naman yung gastos. Tama. So, quits lang. E di parang pang naman yun. Pupunta ako doon para magtrabaho. Para saan? Para sa wala, hindi rin ako makaipon. Eh bago ako makapunta doon, mag-uutang din naman ako. Eh dito pa nga lang, may utang na ako eh. Yes. Eh di doon, putik. Utang na... Utang yun ang yan. Nagigess yun po, puro utang eh. Tama ba? So... Ginet? Okay lang. Yun. Yung kilig-ilig ko, kumahanan eh. Bashet na, besh. So yan, yeah. So, natututo ba kayo? Yes! So, alam mo yun, kaya dito magsisimula lahat din, dito. Kasi ang mga tao, ang iniisip nila, hindi, sabi sa akin ganito, sabi sa akin ganito, sabi sa akin ganito. Sa network kasi, dito tayo papunta. Lahat ng tao papunta doon, dito tayo. Kumukontra tayo doon sa iniisip nila eh. Tama. Diba? Kaya yung mga ibang tao, pag napasok dito, tapos naasal sa labas, oo, tama nga kayo, tama nga kayo, tama nga kayo. Bakit? Takot ka kasi? Kasi ayaw mong mapagtawanan, ayaw mong, alam mo yun, ayaw mong single out, ayaw mong mabully. Tama ba? Yes. Try nila ang bully.
Ngayon, pero dati nabubuli ako. Eh, nagtatawanan ako. Okay lang. Kasi baka iniisip nyo, hindi ka naman dumaan sa ganun eh. Alam mo, dumaan din ako eh. Ang pagkakaiba lang natin, wala akong pakialam sa kanya. Tama. Lalo na yung mga nagsisimula. Ako kasi, ikaw na itsura ko, mukha bang may pakialam sa mundo yun? Wala. Wala akong pakialam kung ano isipin mo sa akin. Long hair ako, nakashirt ako parati, mutugtog ako, nagbabanda ako. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Katulong yun sa akin nung pumasok ako dito. Nagkaisip po? Bakit? Kasi dito maraming matatawalan, mga kasar, glutaboy, recruit, yung mga kaibigan mo, iiwasan ka. Isi direct nga eh. Ngayon, nakasar siya. Kahapon ng Saturday, dapat latag day namin doon, dapat present day namin. Ang nangyari, na-cancel na siya, dalawa. Asar na asar siya, galing siya Baguio. Inataw niya mula Baguio, papunta dito, 6 siya umalis doon. Sa 8 yata siya umalis doon, dumating siya ng 12. Tapos kinansilad siya. Tapos natatawa ko sa kanya. Asar na asar siya. Kaya ba't ka na asar? Baguio ba ako kapsi? Asin, nakakasar naman yung mga invite ko. Feeling ko, iniiwasan na nila ako. Sabi ko, welcome to front row. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi ganun talaga. May mga tao talagang hindi maniniwala sa'yo. May mga tao talagang iiwasan ka. Pero alam mo maganda, dito mo malalaman kung sino talaga yung mga tunay mong kaibigan. Yes. Kasi kung tunay na kaibigan yung mga kaibigan natin talaga, susuportahan ka. Diba? Maaari hindi sila mag-joy. Pwede naman nila sabihin, oh sige, maganda yan, pero alam mo hindi yan para sa akin. Pero tingin ko para sa iyan at kaya mo yan. Oh, pag yan ang kaibigan mo, di maganda. At least kahit paano nag-iisip siya. Tama ba? Yes. Pero yan, kung kaibigan siya talaga na tunay, sasamahan ka niya. Yes. Tama ba? Yes. Itang maganda pa dito sa negosyo natin, yung mga kasama mo sa simula, yun yung mga kasama mo sa tarumpay. Yes. Diba? Kaya tignan nyo yung mga kasama nyo dito. Diba? Maaari hindi nyo sila kasama na nagsisimula kayo, pero alam mo, diba? Yan yung maganda kasi yun yung mga kasama mo sa tarumpay. Yes. Diba? Tignan nyo, tandaan nyo yung mga itsura na makatabi nyo. Tapos sabihin mo sa kanila, sama-sama tayo sa tagumpay, ha? Promise mo sa akin, magkasama tayo sa tagumpay, ha? Yeah, promise mo! Sama-sama tayo sa tagumpay, ha? Tapos ano po, pakitandaan, ha? Kasi sa ano po, sa susunod na buwan, baka mamaya yung balati dito wala na. Bakit? Balaso na, gumaling na, sa labas. Yung mga tao sinasabi sa atin, baliw, baliw, baliw. Tama mali? Tama! Diba? Ako ilang beses ako ng tao na baliw eh. Sira ulo, di ba? Baliw, di ba? Totoo eh. Pag baliw ko sa pangarap ko, parang baliw kasi talaga eh. Kasi yung mga tao sa labas, di naman nila nakukuha yung pangarap nila eh. Kaya po nga tayo baliw. Tama mali? Tama! Di ba? Pag sinabi mo, oh bro, makukuha ko yung pangarap ko, magdadrive ako ng bagong sports car this year. Pag sinabi mo yun sa kanila, sabihin mo, well, hindi nga totoo. Sira ulo to. Gaganunin ka. Tama mali. Gaganunin ka. Minsan nga, ano mo ba yung karelasyon mo ba? Yeah! Totoo yan? Karelasyon mo pa? Magne-negative sa'yo? Huwag niya itong buhay to. Asawa mo, jowa mo, sasabihin sa'yo, hindi, hindi, totoo, sa'kin ka maniwala, baby. Alam mo kung yung jowa mo kaya ibigay sa'yo yung pangarap mo, sige, go. Paglaban niyo yung pag-ibig niyo, pero kung hindi, di niya alam kung paano. Kung tratro ka na lang, iwan mo yan. Kasi wala mo mong forever din. Mag-iwalay din naman kayo. Mag-asawa ka, nag-iwalay. Diba? Kayo pa. Diba? So kailangan baguhin niyo po yung mindset. Kasi pag hindi natin binago yung mindset natin, so alam mo yun, wala magbabago sa'yo. Alam mo sa akin ko, yun po yung isa sa malaking bagay na meron ako, yung mindset. Mabilis akong ano eh. Siguro dahil negative ako. Nung nag-start ako sa problem, negative ako. Tapos nung naging positive ako, hindi na ako makonvert. Kasi nung sumali ako sa problem, nung resign na ako kagad eh. January 3 pa lang, nagpasa na ako resignation ko eh. Ay, sorry. January 3 ako 2006 umali. January 4 nagpasa ako resignation. Ayun, ganun. Alam ko kasi dito ko iyaman. Kaya dapat alam ninyo. Alam niyo po ba? Yes! Sabihin mo nga sa sarili mo, dito ako sa front row iyaman. Dito sa front row iyaman! Sarap talaga pag sa paranyahe.
damang-damay. Yes! Nakikita ko sa kanya. Hindi ko alam kung nararamdaman o natatake. Hindi, lang. Pero alam ko, hi! Guys, may sumili. Maganda makapunta kayo. Alam ko malayo, pero guys, tsaga-tsaga lang. Tama ba? Yes. Tsaga-tsaga lang. Yes. Diba? Hindi naman habang buhay magpo-commit kay. Tama ba? Diba? Hindi naman habang buhay, alam mo yun, hindi naman habang buhay magpo-commit ka, hindi naman habang buhay magtsaga. Tama ba? Darating ang araw na magbabago din yung buhay mo sa front row. Kailangan mo lang tsagain. Tama po ba, guys? Yes! Yan. So, Sir Phil, kundi lang namin yung ano. So yun. So anyway, may gusto ko masabihin muna. Apps. Sige. Nakita ko kasi yung post mo. Nasaktan niya akin ka. Sabi ko, punta mo kasi Apps to. Gan lang ako, diba? Sa tapit-tapit. No, ang galing ah. Oo. Dahil pala nagdadala din ako ng mic dito, no? Sarili ko mic. Iba rin itong office na to, ha? Oo. Ito, may saksakang pa dito. Gusto ko yung mic. Alam mo ba, Abs, hindi naman talaga ako pupunta dito. Nakita ko lang yung post nila sa... sa group chat. Nakita ko lang. So, parang tayo nakita lang natin. Oo, nakita lang. Sa to. Yes! Nung nakita ko yung post ninyo, sabi ko, tangin ang tamad ko ah. Sabi ko ganun sa sarili ko, punta kaya ako. Diba? Sabi ko kasi parang alam mo yun, nananaig yung patabalang ko eh. Punta na lang ako kasi mga tao dito masisipag eh. Yes! Nakita ko yung post ko. Actually, nandun ako sa may show kanina. Kasi may binili ako sa may show Bolivar. Wow. Matuklo si dapat ako. Oh. Tapusin ako yung Waze. Merry Christmas! may ribbon na naman yung EDSA. Pati na may EDSA ngayon, may ribbon, pulang-pula, yung ibang maroon na. Ito mo yung paparanyake. E-blue, akong paranyake. Papasko na. Dami tulog sa QC. Gising na gising pang araw eh. Amo! Yes! Yes! Yung bata nag-uwian na kasi papasko na. Diba? Alam mo yung magandang pagkakataon. Ito dapat yung tinitake advantage nyo. Amo. Kasi bukod sa tao, marami pang pera. Kasi ang mga tao ngayon, ang uwian na nila ngayon, ang goal ng mga tao ngayon, gumastos. Yes! O diba, edi pag-invite mo sila, edi sa puta, gagastos ka rin naman, di dito naman tumatali yung pera mo. Tama. At least dito may babalik, diba? Tama. Alam mo mga maganda ng bagsakan ngayon, kunin mo na yung lapsway, ito yung pinakamagandang regalo mo sa sarili mo. Oh. Tama! Bagsakan! Puta siya. Lalo na yung mga
medyo hindi na mukhang tao. Sabihin mo nung sobrang stress sa trabaho nila. Sabihin mo sa kanila, ito yung pinakamagandang regalo sa sarili mo ngayong Pasko, kunin mo na ito. Kasi pag di mo ba't kunawa next year, halimaw ka. Okay. Kasi isang pirma na lang, pahalimaw ka na eh. Kasi yung tsura mo. So, kailangan ka pagawin yung pagiging tao. Buti nga kung pahalimaw na eh. Eh, papadimonyo na yan. Sarap pala ko eh. Dito rin si Daddy Ram. Salam pa kayo na natin. Daddy Ram. I will now call you Daddy Ram. I will now refer to you as Daddy. Hey, Daddy. Buti ka pa, Daddy ka na. Oo nga, tinalo mo ba ka? So, ibig sabihin, Ram, mas malibog ka sa amin. Mas manyak ka. At siya nga pala, Sir Kili, yung wife niya. Just to inform you. Naku, may alam po ako tungkol kay Ram, asa kayong wife. Nasa labas na lang. Ikaw ba, siya aking job pala. Kasa naka-mic tayo. So, hindi ba? Wala po ako dito, wife. Sira po ako. Okay. Tuloy mo nila. Sige. So, okay mo tayo? Yes! Teka, time check lang. Tignan ko ba? Kasi, kaya pa, kaya pa. Sige, yeah, diba? Pag di mo natapos, ako tatapos na. Yes! Yes! Wow! Guest din ka, di ba? Ha? May guest ka. Sabagay na kung tumulong naman. Oh, 8:30. Okay, meron. Okay, meron. Okay, meron. Ay, pinapamigay ko talaga ito. Receive ko ito. So yun, so yung sinasabi ko nga is may virus nga sa labas, tama ba? Yes! Yeah, yung mga tao hindi sila sanay sa kitaan natin. So yung kitaan natin na tao dito, normal na kitaan. Kaya yung mindset na yan, medyo itas-taas yung mindset mo. Huwag kang poor mindset, kailangan rich mindset ka. Tama ba? Kasi may mga tao, yung thermostat nila mababa. Ang thermostat nila nagkocontrol ng temperature sa aircon. Tama ba? Yes! So, meron din tayong internal thermostat eh. Yung internal wallet natin, yung matatag. Yung... Basta yung utak natin, meron yung kapasidad. Tama. Parang ganito yan eh. Yung kwento. Yes! Diba? Okay lang? Yes! Sige, ganito. Ang kwentong to, hindi nyo pa naririnig. Sure ako, hindi nyo pa naririnig. Sigurado ako, di ba nakikikwenta na siya? Yes! Oh, ngayon ko lang ikikwento ito buong buhay ko. Tsaka ngayon nyo lang maririnig ito buong buhay ko. Totoo! Oh, ngayon kung alam mo na yung kwento, eh huwag ka maingan. Bawal kayong acne, di ba? Bawal kayong empty cup tayo. Okay lang kayo, guys? Yes! Ayan. Meron po kasing mag-ama. Ang pangalan ng mag-ama, sir, anong pangalan? Ronald, ikaw yung tatay. Ano po nalang natin? Ano po? Jan, Sir Jan, okay lang. Nagamitin kita. Okay lang. Ha? Okay. Hindi ka naman nagagalit. Smile ka naman dyan. Para nalang. Yeah! So, si Sir ulit? Jan, tsaka Ronald. Jan. Si Sir Jan, siya yung anak. Si Sir Ronald, siya yung tatay. So, si Sir Ronald, maminista siya. Sabi niya sa anak niya kay Sir Jan, Jan, maminista tayo. Para maminista tayo. Kung okay ka maminista. Sabi niya, sige, tayo, para maminista tayo. Saan tayo maminista? Doon, sa dagat. Saan pa ba? So, napunta sila doon, nangisda sila. Nauna si Jan. Sabi ni Jan, wala kang 5 minutes. Alam, galit. Nakahuli ka atin. Ganito kalaking isda. Kalapakan mo natin. Nakahuli. Tapos, si ano, Tatay Ronald, nanguhuli din. Sabi niya, kalimuan na ka. Kaso, tapon din. Sabi ko, ano? Sabi, bakit ito tapon tayo? Ang laki nito, taba nito. Di basta tapon niya. Sabi ganun ni Sir Ronald. Sabi ni Jan, grabe mo itong tatay. Hindi siya magtuturo, ayaw akong nalalamang. So, tinapon niya. Si Sir Ronald naman, nanghuli din ang isda. Pagkuha niya ng ganun, ganito lang kaliit yung isda. Sabi na yun ni Sir Ronald, oh, ito, pwede.
Sabi ni Jan, ha? Ang tama yung tatay ko. Ano kaya tumawag kanina? Tapos, sige naman. Di ba? Nauwi na ulit si Sarja. Ay, buti. Mas malaki ko. Ganito? Ay! Sabi na naman ni Sir Ronald, tapon mo yan, ha? Tapon mo yan. Sabi na naman. Bakit tayo? Basta tapon mo yan. Makinig ka sa akin akong tatay mo. Ha? Ganon. Hindi tinapon niya. Nasa isip na naman yan. Yung maliit na tuwa, yung malaki. Ayaw ko parang kamalan. Sabi ko yun. Pero sa utak-utak niya lang yun. Sir Ronald, nang huli ulit, ganyan na naman kaliit. Sabto-sabto to, masarap to na. Eto, pista. Sabi niya ganyan. Sabi ni Ronald, no? No. Wala siya, pangatlo. Mas malaki pa, kasi laki ko na. Napakalaki! Sabi na naman ni Sir Ronald, anak, ano ko ba? Bakit ganyan yung mga inuhuli mong isda? Itapon mo yan. Itapon mo. Malaki, mahilig sa malaki. Mahilig mo sa taas. Kaya tinapon, yung tatay, si Sir Ronald, nahuli siya ulit sa pa. Medyo mas maliit ng konti. Sabi niya, nak, ito. Panalo to. Masarap to mama yung gabi. Hindi din ako magpigil si Sir. Sabi niya, tayo, ay, wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang kung sa tayo. Sabi niya, ganun. Sabi niya, tayo, bakit ganun? Yung mga nauhuli kong lalaki, yung sa'yo ang liliit, tapos natutuwa ka doon sa maliit, pwede ka sa tiyotay tayo. Sabi niya, ano, sabi ni Sir Rona, sabi niya ni Sir Rona, hindi mo ba naaalala? Pagpunta sa bahay natin. Pagpukas mo ng pintuan, makikita mo yung sala, may TV. Pagpunta mo doon sa sala, dadaan mo papunta ka sa kusina. Pag tinignan mo yung kalas natin, ganito lang kaliit. Ay, paano magkakasya yung ganyang kalas sa ganito kaliit na kalas? Tag-taga doon. Nakakalimutin na. Ay, daw, sir. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang nun, sa labas po kasi, mga tao sanay sa ganito kaliit. Yung kawali nila, ganyan lang kaliit. So, ang hinahanap nila, ganyan lang din kaliit. Yung 10,000, 15,000, yun yung okay sa kanila. Yung 20, 25, medyo malaki. Pag-chat-chat, medyo hindi pa nila mapaniwalaan yun. Yung 50, hindi na talaga. Yung 100, hindi na talaga. Yung 150, isang linggo, Diyos ko, sira ulo ko, no? Nag-i-guess yun po? Yes! This mindset, poor mindset, pag kaliit ang kawali, di ba? Maliit lang din ang pinagkakasya. So kailangan laki ka po natin yung kawali natin. And good news po sa inyo. May binibenta kami yung kawali dito. Sino mo lang ako magkano? 14,980. Sure ka sure ako, lalawak ang kalawak ay kalawak. Kawali ko po. Nagigets niyo po? Yes! Maniwala ka na ngayon pa lang na magbabago buhay mo. Maniwala ka pa lang ngayon pa lang na makukuha mo yung pangarap mo sa front row. Maniwala ka yung 600, yung 1.2, yung 1.8 million sa isang buwan. Mangyayari sa niya? Tama! Yes! Naniniwala ba kayo? Yes! Asan mo yung pangarap mo, lakihan mo, yung utak mo, yung mindset mo. Bago yan ah. Kasi hindi ka nabuhay sa mundo na ito para magtsagala. Nabuhay ka sa mundo ito para maging buong ka pa. Tama? Tama! Gusto mo, nabibili mo. Gusto mong bigay sa magulang mo, nabibigay mo. Gusto mong umikot ng mundo, nagagawa mo. Diba? May sasakyan kang gusto, bilhin mo. Diba? May gusto masubukan, gawin mo. Yun talaga, kailangan rich mindset ka. Yung mindset, napakalaking bagay niya. Kung wala ka nito, unang palang talo ka na. Kung hindi mo ito maayos, unang palang talo ka na. Tama. Diba? Kasi if you care what other people think, you won't make it. Kumbaga, hindi ka tatagal sa negosyo na. Kung iniisip mo, sabi ng ibang tao, eh, di totoo yun, di yaman, di ganito, di ganyan. Tandaan ang opinion nila yun. Wanted sila, totoo yun, di tayo. Pag sinaksak sila dito, sasabog utak niya mamaya. Ewan, 220 ka na eh. Bukas na iisipan mo. Pero kailangan, ibukas mo lang siya parati. Hindi pwedeng naka-experience ka lang ng konting kita, ng konting challenge, ng konting rejection, konting failure, ano na? Shit, parang totoo mo yung sinasabi nila. Hindi nga yata ako ilaman dyan. Isipin mo yun. Yung utak mo, binukas mo na tapos sinarang ulit. Ito pa, parang tama lang. Tama po ba? Yes.
Alam mo na na may posibleng magandang buhay para sa iyo. Tapos sa akin mo si sarili mo, hindi pa kaya hindi para sa akin. Ay, hindi ko ba din naman bumbo? Tama ba? Tama. Naniwala ka na, tapos biglang nasabi lang ng kaibigan mong negative. Ikaw naman, maniniwala ka naman. Buti sino mas tama? Hindi na nga, alam mo yun, sinara na nga nila yung utak nila, tapos naniwala ka pa sa kanila. Kaya sinasabi mo kanina sa negative. Di ba? Ikaw makinig sa negative. Dapat mas makinig ka sa positive. Huwag kang magsasabi ng mga bagay na ayaw mo mangyari sa buhay mo. Kailangan lahat ng sinasabi mo, di ba, gusto mong mangyari sa buhay mo. Yes. Kasi kung anong sinasabi mo, yun ang mangyayari. Yes. Yun, ganun kalakas ang salita ng tao. Pag sinabi mo, magkakatotoo yan. Pero dapat pag sinabi mo, magagawa mo din. At bibigyan mo ng actions. Kasi hindi pwede puro salita lang. Kailangan may gawa. Tama ba? Ako dati sinabi ko ha, sinabi ko sa Facebook, baliw ako sa front row, sobrang baliw ako sa front row. Nung galing ako ng Ulongga po, pagbalik ko ng Quezon City, at post ako ng picture. May patong-patong ko yung mga paper bag ng front row. Tapos ang sabi ko, front row building. Sabi ko ganun, front row building. Alam mo, may mga kaibigan ako, natawa to, may mga 2012 pa yan. Or 13, pakimutan mo dala. Pinos ko na ganun. Alam mo, 2 to 3 years from now, magkakabuilding tayo. Magkakabuilding na tayo. May floors of parking, ang taas ng building. Skyscraper. Sa bubong, may helipad. Imagine mo naman eh. Dati mga paper bag lang na pinagpatong-patong ko, may magkakatong na. Kasi ganun kataas ang pangarap ko para sa front room. Hindi lang para sa sarili kong grupo, para sa buong front room. Kasi alam mo, alam nyo po, pag ang front room sobrang lumakas, mas dadali para sa atin. Tama? Yes. Sinabi po, wala naman kami endorser. Diba? Wala kami endorser. Ang endorser namin mga member, mga business partner lang namin. Kami-kami lang, actually. Ay, grabe. Totoo yun. Wala kaming undertees, wala kaming public ide, wala kaming F1 driver, si Marlon Sander. Wala kaming ganyan. Wala rin kaming, sino po ba yung mga nasa? Mga bogey. Daniel Padilla, sino ba? Solid News Hub, sino pa ba? Simon Gutierrez. Kami ang met James Reed. Isipin mo, James Reed na ngayon. Diba? Entendi? James Reed, anak na si Pablo. Ano nakita ko yun sa party? Dumaan sa harap ko. Hindi pa kami patay ni. Kaso minauna sa akin. Hindi dumaan si James Reed na ganyan. Ang pogi nito nga yun tapos ang sakit ko. Hindi, nasa isip ko eh. Para mabuwasan naman, di ba? Nakukumpare tayo eh. Hindi mo top earner. Gagawin lang. Hindi ka ba yung top earner? Kilito ko eh. Joke. Sarerator pala to. Shit. I love you, James. Baka James. Bugi talaga, napakakinis. Di ba? Alam mo yung sasakyan na ano, na niliha, tapos pininturahan na napaka-glossy ng gano'n? Bugi talaga, sa palikan. Ay talaga ito, naisip ko yun eh. Napaka-bugi talaga. Minsan ka lang makakita ng gano'n. Pero na-distract ako kasi sa likod, may hinimatay. Kala ko totoo, pagtingin ko si Hipon Girl, hinimatay. Ang nakakatawa doon, bumagsak siya. Pero sinano siya ng bakla niya kaibigan, tinayo siya ulit. So alam mo, makita mo yun ng gano'n. Wala lang, nakakatawa. Na-invento ko lang. Pero ganun, ang party ng front row ganun, nadaan-daan lang yung mga artista. Ngayon, eh dati kami kapila. Dati mga endorser, ito lang. Isipin mo ha. Isipin mo to. Dati kami endorser. Ang laki na ni front row ngayon. Mag-take you ba dito? Yes! Diba? Kaya kailangan mahalin mo rin yung sarili mo. Taasan mo yung pangarap mo. And isipin mo na kaya mong matupad yung mga pangarap mo. Through your actions. Huwag kang tatanggap ng
ng pangit sa buhay mo. Pag may pangit na nangyayari, sinabi ko ito nung isang araw, pag may pangit na nangyayari, guys, parang ganito eh, ang negosyo natin, minsan dadaan ka sa bagyo eh. Naman ba? Makaka-experience ka ng mga ganyan. So, kailangan, kung may bagyo man, daanan mo lang. Salubungin mo pa nga. Diretso lang. Pag may balakin, panggain mo. Ganun. Huwag mo iikutan. Diretso ka lang. Kasi may mga ibang tao, the sign of first, the sign of first danger, they straight away. Inihiwalay ng landas. Ayoko dyan. Iikot na ganun. Ano nangyari? Matagal. The best, the fastest way for one point to another is a straight line. Tama mali. Tama. Eh, problema, second success. Yan. A to B. Nga lang, maraming balakid dyan. May, batag dito, may pader, may mga pana. May mga pana, ganyan. Yan. Tapos may mga buhaya, di ba? Hindi na ito-drawing. May mga kung ano-ano, ganun. Ganun ang success. Matcha-challenge ka dito. Napakahirap. Pero kailangan ka, di ba yung mindset? So, kailangan nyo accept change. Dadas ulit ko ng change yan. Manahin, single na yun. Para mabago ang mindset mo, you have to accept change. Change is the only constant thing in the world. Lahat ng bagay nagbabago. Parang relasyon. Nagihiwalay. Walang forever. So, kailangan matanggap yung change. Ang change, madalas, nakaka-stress yan. Tama mali? Yes. Kasi nasanay ka eh. Ang tawag doon, comfort zone. Tama ba? Pag naging comfortable ka na sa isang lugar, minsan ayaw mo nakapalis. Ang problem, yung growth, wala itong. Di ba? Kanyari, sa laro, level 2 ka na. Eh, ang dali na makalaban, ay level 10 ka na. Makalaban mo mga level 1. Di ba? Nangangatay ka lang. Nag-enjoy ka na doon. Problem, hindi ka gumagaling. Tama mali. Ano nakagaling doon? Pag ang kalaro mo baguhan, tapos ikaw marunong ka na, kalaro mo pag baguhan, wala, hindi ka gagaling. Di ba? Kanina naglaro ako, promise, naglaro ako kanina, nag-reso pa ako, kaya may tama pa. May tama ako isa. Ha? May tama ako isa. Kasi nadapa ako eh. Ayun na, hindi yung kalaban, nakita ko, gumanan ako. Bumaba ako, pagtayo ko na gano'n, gumulas ako. Ayun, bagsak ako. Pero alam mo ba't ako nabadilan? Chika yung mga kalaro ko. Charot. hindi ako masyado nag-enjoy kasi yung mga kalaro ko bago. Eh ako medyo matagal na ako naglalaro. So medyo alam ko rin galaw. Alam ko na kung paano, alam mo yun. Nag-guess, small things. May YouTube nga pala ako, so you wanna follow, subscribe, subscribe. Naglalaro ako airsoft, so medyo matagal na. Pero matagal lang hindi naglalaro. Naglaro ako kanina. Tapos yung naglaro ako kanina, parang hindi, wala kasi yung mga veterano eh. Yung mga kasabay ko naglaro, wala. Ang mga naglaro, yung mga nagrenta lang. So hindi para mas marunong talaga. So parang kinumpir mo yung level 10 sa level 1. Hindi ako kanina. Mas masaya ka laro yung magaling. Yes. Di ba? Yung medyo mataas yung level. Kasi matututo ka eh. Ako ganun ako, gusto ko kalalakal. Yung mga kalaro ko, gusto ko kalapang ko sila. Ayoko silang kakampi. Kasi hindi ako gagaling eh. Kasi alam ko magagaling yung mga yun eh. Pero pag naglaro ako, kalaban sila, putik, durog talaga ako. Dami yung tama. Kumuha akong Dalmatian. Ito. Oo, dami yung tama talaga pag sila kalaban ko. Yun yung gusto ko. Kasi natututo ko eh. Di ba? Imagine mo lahat ang usapin mo kay Ikago. Masaya, pero na-challenge. Di ba? Paano ka niya pinulit? Wala, lahat ang kinausap ko kay Ikago. Di ba? Ang bagay ng storya mo. Imagine mo si Thanos, friend sila ni ano, ni Iron Man. Diba? Sipin mo si Thanos, magkaibigan sila. Diba? Nanood ka ng Avengers. Diba nasayang lang yung oras mo kasi walang nangyari. Uy, pre-rose na lang. Okay naman. Yun lang yung buong ano. Yun lang yung buong movie. Ano, tatlong oras, nagkakamustahan lang sila. Kasi tropa sila eh. Di dinner sila, lumalabas sila. Nanonood, nagpa-badminton. Ganyan yung mga laro nila. Tapos pareho pa silang nananalo. Imagine mo nanonood ka ng basketball, yung magkalaban, si LeBron, tsaka si Curry, nagpapasa ng bola. Pusok mo muna. Sige na, go. Hindi ba makanta kayo? Hindi ka mag-grow. There is no growth in your comfort zone. Kailangan mag-grow.
You have to grow in your maximum, into your maximum potential. You have to change. Kailangan ayusin mo to, yung utak mo, then change mo lahat. Mula sa damit. Alam ko ako eh, pero I mean, on a regular day, parati ako nakapolo, parati ako nakagano. Diba? Pagbigyan ko na ako ngayon. Yes. Diba? Regardless. So, nagigets ako, you have to change. Image is everything. Kung sanay ka, makita niyo yung itsura ko before, di ba? Banda-banda ako, ang gepang-gepang ako ng gano'n. Di ba? Parang wala akong plano sa buhay. Ang dami ko binago sa sarili ko. Nung nag-front row ako, makipag-usap sa tao, pananalita. Di ba? Kasi sa amin, nung time ko, nung nagpabanda kami, ang usapan namin, puro muro. Ang banda, gano'ng mag-usap. Gano'n. Para kami mga walang plano sa buhay. Pero totoo naman, wala naman talagang plano. Gusto lang namin ito. Tsaka sumikat, tumutok sa maraming tao, ganoon lang. Kahit ka kami nagbabayad, okay lang. Imagine mo yung passion kasi. So, kailangan magbago ka. You have to change. For the better, not for the worst. Diba? So, the way you speak, the way you think, the way you dress, you have to act the part, you have to dress the part. Kailangan gawin mo yung, you have to do your part. Diba? Kailangan mo training, mag-training ka. Kailangan mo punta sa office, mag-punta ka ng office. Kailangan mo mag-invite, mag-invite. You have to, ano kasi yan eh, kailangan maging committed ka. Pag aligned na yung mindset mo sa pagyaman, kahit ano nang excuse mo, kahit hindi mo feel, gagawin mo. Committed na eh, matik eh. Na-guess ko po? Yes. Yung commitment ko kasi, ang ibig sabihin niya, you gagawin mo kahit hindi mo feel. Kasi may mga araw na gusto mo lang umigan eh. Tama mali. Tama. Parang ngayon, nakakatama dito na ako talaga yun. Kasi correct business naman ito. Negative. Gawa na sa bahay, sumasagot. Hindi ka naman. Lumabas ka, go out there, network, do your part. Tama ba? Tama. Kailangan matuto na eh. Hindi pwedeng hindi. Kailangan lumabas ka sa comfort zone mo. Hindi pwedeng hindi. Otherwise, nothing will happen to you. Tama. Diba? Sino ang panood ng fighting game mo? Siya ang panood ng fighting game mo. Alam niyo yung fighting game mo? Yes! Yung kasi di niya nabot ang pwede. Pero fighting game mo, ang sabi niya, ang sabi doon ng tatay niya, I don't want anything to happen to you. Ang sabi ni Dory sa kanya, that's weird. Di ba? Ang sabi ni Dory sa kanya, that's weird. If you don't want not anything to happen to him, nothing will happen to him. Kung gusto mong safe ka parate, walang mangyayari sa'yo. Safe ka nga, pero walang mangyayari sa'yo. Hindi mo makukuha pangarap mo, hindi mo magagawa yung mga gusto mong gawin. Wala. Otherwise, bahay ka lang. Boring sa bahay. Natrainan mo sa bahay lang sa buong araw. Yes. Di ba nakakabaliw? Yes. Parang lumiliit yung kwarto. Yes. Nagigits yung mo. Di ba? Lalo na kung wala kang ano ah. Wala kang TV ninyo. Walang Netflix. Or walang cable. Walang kahit ano. Yung talagang wala kang gagawin sa isang kwarto ka lang. Parang preso. Di ba? Ang boring. Nagigits yung mo. So, yes. Part of your comfort zone. Ano, don't fight change. Diba? Sumabay ka. Change. Diba? For the better. You have to become the right person in order for you to attract the right people. Now, yung change po kasi, ang tao kasi, pag mag-change sila, or di ba baguhin sila, usually, takot po sila. May takot. Normal yun eh. Bago to. Network, papasok ka. Networking, ito ba yun? Ganito ba yun? Medyo natatakot ka. Ayaw ka mo. Meron din yung fear of failure. Meron yung fear of rejection. So, yung parehong yan, normal yan eh. Failure is the mother of all success. Narinig ko yan kaya na, nakipag sa Instagram. Failure is the mother of all success. That's true. Bago ka mag-succeed, you will fail a lot of times. So yun. Nung baby ka nga eh. Ito nga yung matindi. Nung baby ka, kabisado mo yan. Kabisado mo yan. Kasi bago ka natuto maglakad, ilang beses ka na tapa? Tama. Tama. Ilang pwede mo naaalala yun. Kasi nung time na yun, wala ko pa talaga masyadong memory. At ang utak mo lang talaga, ano ka lang? Utak. Utak tayo. Di ba? Anong tayo? Trial and error. Tayo, adapa. Try ulit, adapa. Tayo, try mo namang ibang paraan, adapa. Try mo ibang paraan, katayo, adapa. Kasi hindi ka pa nag-analyze nun eh. Ito pa yung nag-iisip ng kung ano-ano.
Ngayon kasi, pagka nag-try ka, nagkaroon ka ng error, sasabihin mo sa sarili mo, maybe this is not for me. Baka hindi ko para siya. Baka may iba naman pwede try. Let mo ka tayo. Diba? Ngayon kasi ganun, ang hirap naman ito, ganito naman ito, ito yung nangyayari sa akin. Ew. Pero nung bata ka, nadapa ka, naisip mo ba yun nung bata ka? Nung baby ka, nasabi ko, may baby ba sa buong history ng mundo? May baby ba sa buong history ng mundo? Nadapa siya sa kanya, maybe this is not for me. Eto hindi siya natuwa maglakad. Eto ka naglakad. Tama ka rin. Eto kasi, Mana Andrea, naalala ko tuloy. Eto na, ano yung paan ito eh? Nabangga. Nabangga yan, yung paan niya, nasa kasaan ng ano? Ng truck. Ano? Gulong ng truck. Kung ito, gulong ng truck. Yung paano dati flat, alam sa cartoons, ganun. Ano ko lang. Parang ganun. Nasalasakan yan, yung paa niya. Ang tindi niya, nakikita ko yan sa ano, linggo-linggo, nasa McDonald's. May invite, nakasaklay, nakasemento yung paa, pero may invite. Nakunantipa ko ng drama. Matindi. Simpi mo na bangga na yan, hindi tumigil. Oh, ganun dapat. Wala pa ka naman natin yun. Hindi, sa front row lang natin pinabalakbaan yung mga babangga, no? Hindi, ang point doon, lumabansya para sa pangarap. Nagigis yung bo, hindi siya yes. Magpakaano na lang sa bahay. Na dito na lang ako hanggang mag-recover ako. Sino ba kasama mo ng Sir Larry? Sir Larry. Oh, Sir Larry, eh hindi, nabangga din niya. Right? Okay, na po nga sa main event. Okay, na po nga sa main event. Yes, kapag hindi na matindi, ha? Yun ang nakabangga yung invite mo? Ayun ang matindi eh. Kaya ka na talaga. Kaya na. Kaya na bangga eh. Sir! Sir nga ba na may extra income kami dito? Ang gusto mo. Kaya na sa kailangan na alin na magugunin pa ako nag-i-invite ka. Kaya na. Pero yun ang mindset. Totoo yun. Alam mo pag networker ka, pag sunantro ka, positive na yung utak mo parati. Yes! Totoo yun. Positive na yung utak mo parati. Nung nabangga nga yung sasakyan ko, hindi ako nagalit. Ang una ko naisip, baka inviting ko sana. Kasi magkaya rin ko yun, magkaya ng motor. Tapos tinanong ko lang, okay siya, ganito. Sabi ko lang sa kanya, ayun siya nang sabi ko lang sa kanya, galing mo bumili yung nasa sakyan. Di ba? Ginagaya niya rin ko, 17 million. Di ba? Ginagaya niya. Inviting ko sana, kaso lasing. So, baka hindi niya marandaan. Di ba? Tapos, ang matindi doon, ang nasa isip ko noon, nabangga ako, pero okay na. Kasi kung dati nabangga ako, ako yung nabangga. Tama. Giniwala akong potse. Pag nabangga ako, ako yung nabangga. Mauhospital ako. Ay, potse lang yun. Tama, Marilyn? Tama. Oh, insured naman siya. Kasi okay. Nagigess mo? Yes. So yung mindset mo mag-i-ibig. Kailangan positive ka rin. Yung mindset, eto, alala, pagbalik lang ako dito sa mindset, di ba? Kailangan, kung may fear ka, fear of failure, rejection, ang ganyan, kailangan binabattle mo yung utak mo ng positivity. May mga tao kasi mismo negative. Pero totoo kasi, ang negative, mas mabilis makawa. Para example ko kanina, tinanong ko, tumawid ka ng kali, mababangga ka, karang natakot ka agad eh. Even yung iba dito na pagkano'n, ha? Bakit mo sinabi yun? Di ba masama magsabi ng mga ganyang bagay? Tama mali? Tama. Kung sa negative na, mabilis natin maniwala sa mga ganyang bagay, tapos sa positive din. Yes. Dapat mas mabilis ka maniwala sa positive. Tama. Dapat pag may negative na nangyari, titignan mo agad yung positive. Yes. Tama mali? Tama. Yes. Diba? So, yung failure, normal yan. Yung rejection, normal din yan. Okay? Yun nga, sinabi ko na sa failure, natatapay yung bata, tumatayo naman, wala naman nag-iba. Diba? Ang mga tao, nag-frame sila sa ganitong basis, kasi malamang bakit? Bakit? Kasi hindi nila inaral, tsaka negative puso. Kasi pag hindi mo alam yung ginagawa mo, pag may nagsabi siya yung scam yan, maniniwala ka naman. Nangyari, makataw na kataw ka dito, pag buhay mo sa bahay, galing mo sa front door, grabe, awit! Ano ba lang ganun? Sabi mo sa tatay mo, iyaman na tayo. Ako ganun ako dati. Tapos ano ang sasabihin ng tatay mo? Sabihin ng tatay mo, anak, ano mo, narinig ko na yun. Marami na akong narinig na sumalit yan, hindi naman naging successful. Ganito, usually nga, pag ganyan, scam eh. Ah, ingat ka, baka nang sascam ka na. Ikaw naman si Tang, oo nga, baka nang sascam na ako. Shit, text ka ngayon kay Upline mo, Upline. Ang sascam ba tayo? Kasi yun, sabi ng tatay ko eh. Bakit? Kasi hindi mo alam. Diba? Imagine mo si Tulpo na nga, siya nagsabi. Diba?
Yes. Yan, sa front row na yan. Di ba yun ang sabi niya? Sa front row na yan, may produkto yan. Ikita ka dyan. Yan, legitimate na company, ng front row. Yes! Yan. Yes! Yan. Yes! Eh kung skanto, di dapat natuloy po tayo ng negative. Yes. Eh bakit siya pa yung nagsasabi? Eh, hindi naman siya bayan. Hindi naman siya advertiser. G-G na siya eh. Tapos front row yung sinasabi niyang maganda. Oh, imagine mo. Kasi sabi niya, pag kumuha ka ng produkto, ay kumuha ka ng, nagbayad ka sa front row, may makukuha kang produkto. Nangyay siya po? Yes! Pwede mo ibenta, kikita ka. Yun ang negosyo natin. Yung package, kaya nakapackage yan, kasi yun ang binibenta natin, yung product. Hindi naman yung membership eh. Wala nang bayad yung membership. Pero ang ginawa ni front row, may commission kang makukuha. At the package, parang sasakyan. Ang sasakyan, pag nagbenta ka ng sasakyan, yung ahente, may commission siya. Tama, mali? Okay. O discount din yung kotse. Yung Mitsubishi, tsaka yung Nissan. Kasi may commission sila eh. Nakikisya po? Yes. Go. Ngayon, pag sinabi ulit sa kanyang tatay mo, na ganito, eh siya, sasabihin mo na sa kanya, Tay, alam mo ba, si Tulpo nga. May mag-ibang panangga ka na sa kanya. Nakikisya po? Yes. Hindi ka natatakot naman yung maniniwala ka kagad. Tama ba? Yes. The battle, sabi nga nila, ignorance is, yung pagiging ignorante, yan yung sakit. Pag hindi natin inaaral yung ginagawa natin, yung sabi ignorante tayo. Pag ignorante tayo, mas madali tayong maniwala sa walang basihan. Kasi wala namang basihan yung sinasabi ng iting. Oh, di ba networking spam yan? Oo, sa iba, pero hindi mo alam yung front row. Ang front row, iba yan sa lahat ng networking. Kaya nga, di ba, front row and the others. Yes. Yung others, yan yung mga hindi gumagawa ng tama. May mga iba o may mga legit, pero front row, talagang ever since nag-start tayo, sabi ni Derek, gawin natin ng tama. At ginawa naman natin ng tama. Yes. Ang sabi ni Sir Sam, ang sikreto natin, kaya lumaki ng solid ang front row because we have purest intentions. Yes. Ang goal natin, makatulong magbago yung buhay natin. Yes. That's why pag nare-reject ka, di ba? Hindi naman ito yung nare-reject eh. Ang nareject nila yung opportunity na magbago din yung buhay nila. Tayo, nandito tayo, we're discussing the yung kung gaano kaganda si front row. Sinishare lang natin. Kasi ang gusto natin, magbago din ang buhay sila. Ang gusto natin, mabigyan din sila ng ma-open yung utak nila sa magandang opportunity, which is front row. When you're inviting, always remember that. When they reject you, it's okay. It's not you who's losing the opportunity, it's them. Andito tayo, to help other people. Yan ang goal natin. Siyempre, kikita tayo, part yun. Yun nga yung maganda. Pag natulungan mo yung kumita yung tao, kikita ka din. Pay it forward ba? Pag tinulungan mo siya kumita ng milyon, kikita ka din ng milyon. Hindi, sa'yo. It's the best business model ever. Kasi hindi ka nagbibenta lang, tapos ikaw lang ang kumikita. Nagbenta ka, may chance din siyang kumita. At pag tinulungan mo pa siya, lalaki din yung income mo, kumikita din siya. Nagbabago yung buhay niya, sabay kayo nagbabago ang buhay. Yes! Eh sa labas, ganun din naman. Diba? Ang hirap nga sa labas, trabaho ka, binibenta mo yung pangalan mo, yung oras mo sa ibang tao, nakukuha nila yung pangarap nila, yung pangarap hindi mo nakukuha. Yun ba yung maganda? Yun yung binibigay natin yung opportunity sa tao. Pag nag-front row ka, pwede magbago yung buhay. Yes. Bagoin mo ito, magtutulungan natin, papag-uwin natin yung buhay natin. That's why, you have to resist yung mga rejection, yung mga taong nagsasabi sa'yo na kung ano-ano. You have to resist that. Ang pakinggan mo yung sinasabi ng upline mo. Pag nani-negative ka, balik ka dito, reformat, recharge. Yun lang. Pag nireject ka sa labas, ginugbog ka, balik ka dito, ito yung hospital mo, dito ka gagaling. Kasi yung problema sa iba, pagka nabugbog na sa labas, ang ginagawa, tumatambay pa doon. Sabihin mo, sige na nga, makikinig na lang ako dito sa iyo. Remember, kung sino sinasamahan mo, yun ka. Yes! Diba? Sasama ka sa mga taong ano, sasama ka sa mga taong walang plano sa buhay. Walang din plano sa buhay. Tama. Madali nga tanong sa mga taong nagsasabi sa'yo, ano, di ko kikita dyan, ngayayaman dyan. Tanong mo siya, ikaw, mayroon ka ba? Marami ka pa ngayayaman. Explain mo nga sa akin. Diba? Pero alam mo, minsan best reply is wala nalang reply. Diba? Ako pero, may sabihin siya, yaman. Yaman kasi, ano opinion niya eh. Okay. Huwag ka lang magpapapekto. Yung iba kasi dumadaan sa diluvio, nasa stress, tumatangkay naman, kunyeta.
di ba? Na-stress na tayo lahat, tinambayan pa. Tumambay pa doon. Di ba ang tanga? Di ba? Kailangan, pag naka-experience ka ng pangit, huwag mo na tambayan. Isipin mo na lang yung magandang kapatid. Di ba nga, there's a rainbow after the storm? Yes. Sabi nung kanta. Tama ba? Pag ang bagyo, di ba dinaanan niyo sa dagat, after nung bagyo, makikita mo yung ganda. Kasi ako na-experience ko na yun. Di ba, sa papunta kami Rojas, galing sa Boracay, bata pa ako nun eh. Tapos binagyo, mikot yung barko, tapos medyo dumaan ang konti doon sa bagyo. Pag lagpas sa amin ng bagyo, ganda ng dagat. Pero bago yun, talagang umaangat ng ganun yung barko. Di ba? Ay Rojas pala papuntang Boracay. Pagdating namin doon sa destination, Boracay. Naigay siya po? Yes. Yung reward, binibigay yan after nung challenge. Yes. Sabi na diba, God test before he? Yes. Ganun ang mundo. Minsan kasi kailangan makita mo na ni Lord na gusto mo talaga. Kasi pag nag-i-give up ka kagad, ibig sabihin, hindi talaga gusto. May mga taong ganun eh. Gustong imama, gusto niya mama, gusto niya mama. Pag naka-experience ang konting hirap, ayoko na, balik na ako sa dati. Kahit na lang na ibang pagkakita, magkatrabaho na lang ulit. Tama. Walang problema sa magkatrabaho, pero kasi, alam mo yun, may mayayaman dyan. Tama eh. Di ba? Tatay ko, nanay ko, 40 years nagtrabaho, di na may mama eh. Bakit ko alam, di kami mayaman eh. Ang tiyaga kami. Hirap na hirap sila. Di ba? Ayun ang alam ko. Tinignan mo yung buhay nila. Ayaw ko yung buhay na gano'n. Nagigis ko. So imagine nga na, SSS ang inaasahan nila mo. Pagkano ang SSS ngayon? 6,000-7,000 sa buwan. Kayaman ka sa 6,000-7,000. Enough ba yun? Pag 60 years old ka, enough ba ang 6,000 pesos? Sa isang buwan? Kulang yun. Eh kasi yung patas na yan, yung SSS na yan, pinasayan 70s, 80s pa. Hindi naman na-update eh. Yung 6,000 noon, malaki yun noon. Pero ngayon hindi na. Barya na lang yan. Dati pag nag-grocery ka, yung 6,000, napakadami niya. Tama ba? Yes. Ngayon pag nag-grocery ka, 6,000, dalawang bag na lang. Tatlong bag. Tama ba? Yes. Dati naalala ko nung bata ko, yung magulang ko, grabe yung magano, yung mag-grocery kasi dami namin ang kapatid. Makabot silang ano? Parang 5,000, laki-laki na ako. Pero yung 5,000 yun, sa buong part niya. Dami. Ngayon pag siyempre ka 5,000, grocery, ang puti nyo. Ha? Ano, dalawa, tatlong bag na lang yun. Napaka-munti talaga. Hindi tayo lang mahal yung binibili ko, pero ganun talaga pa naman ngayon. May inflation, di mo maaamahan yan. Wala labanan yan. May inflation, yung bilihin mas mabilis tumahas. So pag na-negative ka agad, guys, yun ang bagsak mo. Di normal naman to. Di ba gusto mo? Ang hirap mo, guys. Ang hirap mo. Pag magsabi siya, mas mahirap yun kaysa sa ginagawa natin. Kasi dito kahit pa paano, nahiraman ka, may kapalit. Doon nahiraman ka, asan yung kapalit? Nag-i-test po? Yes! Eh, yung mga nag-work na, maintindihan niyo po. Diba? Yung mga nag-work na ba dito? Kamusta naman? Laipod, yogurt. Butang. Diba? Mas marami pa po ka. Yung mga nag-i-test pa nagtatrabaho, swerte ninyo. Nandito na kayo sa front row. Yes! Diba? Yung mga nagtrabaho, Diyos ko guys, trabahuin na natin ito. Trabaho, pangarap nga na ibang tao, tinrabaho natin. Ito pa pangarap mo yung binubuo. Yes! Tama ba? Yes! Tama. Diba? Ako eh, dati nagtatrabaho ko, nakatira ko sa mga magulang ko. Hindi nga ako nahihiya eh. Pero ngayon, kung naiisipin ko, nakatira ko sa magulang ko ngayon, nakakahiya naman, ang laki-laki ko na. Tama ba? Pero hindi ako nag-front row, Diyos ko, siguro hanggang ngayon nakatira pa rin ako. Imagine mo yun, nakatira ka pa rin sa magulang mo, ilang taon pa na. Bes. Bes. Huwag ganun, bes. Diba? Sa US nga, iba mindset nun, 18, taklayos ka sa bahay. Dapat nga ganun. Diba? Dapat ganun, matuto ka maging independent ka agad. Hindi ka pwedeng asa parati. Pag asa ka parati, walang nangyayari. You have to change your mindset. Change your mindset. You have to think bigger. Isipin mo yung buhay mo, hindi ka ng buhay para lang sa average sa buhay. Isipin mo yung buhay na gusto mo, yun ang deserve mong buhay. Yes. At mangyayari. Yes. Nakakabaliw man isipin, mukhang man tanga, kausapin mo yung sarili mo.
Punta ka sa ano? Punta ka sa CR. Sabi mo sarili mo, harap ka sa salamin. Kasabi mo, yan mukhang yan. Yan mukhang yan. Yan mukhang yan, mayaman yan. Yes! Yes! Kaya niyo bang sabihin yun? Yes! Mamayang gabi ha, gawin niyo yan. Yes! Makamaya, walang gagawa niyan. Pero isara niyo yung pintuan. Kasi mapagpakamalang baliw talaga kayo. Pero okay lang. Alam mo nga, ito nga yung nakakatuwa. Guys, ito ha, totoo to. Guys, pag kinuha mo yan at may nakakita sa iyo, may nakarinig. Sa sobrang proud mo, may makakarinig sa iyo. Tama mali. May makakarinig sa iyo. Tapos sasabihin, baliw na to. Alam mo, pag tinawag kang baliw, shit, tama yung ginagawa ko. Ganun yun. Gawin mong positive. Diba? Yung sa simula, inaasar ka, glutaboy, baliw. Okay! Maganda yun. Ibig sabihin, tama kasi tinawag kami ni Sir Tilit na baliw. Diba? Pinagtawanan kami, inasar kami. Ay ngayon nga, yung bahay ni Sir Philip. Kita mo yun ha? 8 years na siya sa Prato, naipatayin niya yung maganda niyang bahay para sa magulang niya. At kalaparan niya. Gusto mo malaman ang sinabi ng tao? Hello! Si malaman? Hello! Drug your dog. Nagbebenta daw ng drugs. Tama ba, Sir Philip? Nagbebenta daw ng drugs. Isipin mo ha, maganda na nga yung nangyari, negative pa rin yung inisip. Eh may malaking tarpaulin sa harap ng bahay nila, nakalagay front row, drugs pa rin ang inisip. Eh yung mga gunggong. Anong ginagawa mo? Imagine mo yun ha, may malaking front row na tarpaulin sa harap. Negative pa rin yung inisip. Ang sabi, front lang daw yung front row. Malamang front yung front row. Front row nga eh. Hindi yes! naman nakalagay back row eh. Di ko back row, dahil hindi front yun. Walang ko lang. Naisip ko lang. Front yung front. Pero yun, positive na nga yung nangyari. Negative pa naisip ng tao. So, guess what? Good news ko sa inyo. Kahit gano'n kayo maging successful, may mga kunyetang negative pa dyan sa tabi-tabi. Ano na tayo sasabihin ko sa inyo? Ang negative hindi pinapansin. Tandaan mo, ang negative parang tahiyan. Ang negative, tahiyan. Uulitin ko, ang negative, tahiyan. Ano ang negative? Tahi! Kasi ganito yan eh. Ito. O, nakita ang tahi. Nakita ang tahi. Yes. Sasabihin mo, tahi yata ito. Sasabihin mo ba yun? Gagoy, hindi tayo yan. Chocolate. Mukhang tayo. Hindi gagawin. Di yata tayo ito. Kaya mo yung doon. Gagoy, hindi tayo. Chocolate. Pero hindi ko tayo. Tingnan natin. Parang tayo nga. Pero hindi ako sure eh. Eh, puta tayo nga. Buti, hindi ko na tamaan. May tapang ganun? Titikman yung tayo? Hindi, kung nakita mo, iwasan mo. Tama, mali. Parang nga. Sinabi ka na nga ng negative, pakikinggan mo ba? Ano yung sinabi mo? Wow, sige pa, sabihin mo ba? Ganun. Hindi ka tatambay sa ganun. Tama, mali. Negative nga eh. Sinabi ka kang pangit, kumbaga, nanamdamin mo pa? Diba? Pag sinabi ka kang pangit, nanamdamin mo? Pangit daw mo. Di kaya yaman siya, scam yan. Tama, huwag ganun guys. Tataan mo parati, pag hindi nagsabi sa'yo negative, isipin mo parati sa sarili mo. Challenge lang yan. Yes. Kahit meron na akong sasakyan, meron pa rin ganyan. Kahit naka-supercar na katulad ni Sir Philip, mayroon pa rin ganyan. Ako nga, dalawa yung akin, may mga negative pa rin, may power, gumagano. Power, nakakita ko, bakit? Diba? Mic drop. Baka magalit sa akin. Ito plastic lang ito eh. Pero nag-gets niyo? Kahit naman light-light, tingnan ko, okay lang. Diba? May front row yung harap ng sasakyan ko, may front row yung harap ng likod ko, okay lang. Pagtawanan nyo, okay na. Uwi ako sa sarili mong bahay, may pera ako sa banko, gumagalaw yung pera ko, kahit matulog ako buong araw, may pera ako.
Yung magulang ko na ilalabas ko kaysa nila gusto, okay na. Your wish is my command. Para akong si Jimmy. Di ba? Pag sinabi ng nanay ko, I wish ever long. Tapos. Last year, nag-million sila. M-plot sila last year eh. Hindi ako yung pang-M-plot. Huwag niyo yung posto ha, magagalit nanay ko, baka makidnap daw sila. Di ba? Pero huwag niyang po, sa atin lang. Hindi ko nga si Michelle. Pero nag-guess yung po. Di ba? Kahit anong sabi